Hello mga kasari. Ayan po guys, pangalawang video ko na to guys. Kasi nga kanina, yung unang video ko ay nag-pricing po ako sabay sari-sari store tour. Ngayon naman po ay sasagutin ko yung tanong ng isang kasari natin. Kasi nga itinatanong niya sa akin kung paano ako mag-pricing ng paninda. Kung magkano daw ba ang ipinapatong ko sa mga paninda ko. Ayan dyan, ayan kasari ha, kasi nga sa ano lang po ha, sa hindi po nakakaalam, kami po dito sa amin, sa lugar po namin ay isla lang po kami, pero yung isla naman po na hindi naman kalayuan sa Kabihasnan, bale malapit-lapit din po sa Kabihasnan, yun nga lang tawid dagat siya, bale pumupunta din po dito ang mga ahente. Pero, pili lang po yung mga ahinti na nagpupunta dito sa tindahan ko. Kasi nga, hindi naman kasi masyadong tanyag yung tindahan ko. Kasi nga, maliit lang. Kaya, yung ibang ahinti, hindi po nakakarating dito sa tindahan ko. Pero, okay din lang naman kasi nga, nakapagpundar din kami ni Mister sa pagsisikap naming dalawa. Nakapagpundar din kami ng multicab. Ayan po, guys. Bunga din po yun ng sari-sari store, yung multicab. Sa pagtitipid namin, nakakuha kami ng hulugan ng multicab. Kaya dun po, nagkaroon kami ng pagkakataon para maglakbay sa kabilang bayan. Ayan po guys, nagpupunta po kami sa Katarman, sa kabiling bayan sa Katarman. Dun po kami namimili. Bali po, kinakanbas namin kasi hindi naman po kasi pare-parehas ang mga tindahan. Yung mga nag-wholesale na tindahan doon sa Katarman, hindi po pare-parehas sila ng presyo. Kaya ang ginagawa po namin, nag-iikot-ikot po kami kung saan yung medyo mababa, doon kami. Minsan nga po, bale, ang pinamamilihan namin, minsan tatlong tindahan. Kasi may item na ganito, doon sa ganitong tindahan, mura, sa ganitong tindahan, mahal. Ba yun ang ginagawa po namin. Para naman po, pag nag-pricing po ako dito, ay hindi naman madidihado si Tumer sa mga presyo ko. Ayan. Kaya minsan guys, yung pagpapresyo ko dito ay nakakahabol talaga ako dito sa mga ibang tindahan. Kasi nga, yung mga tindahan po dito sa amin ay malalaki. May mga sarili silang tracking. Kaya yun, mga hindi sila nagkakaroon ng yung mga paninda nila ay mga mura din. Ayun. Kaya ang ginagawa ko guys, nakikinig ako sa mga presyo dito, syempre minsan nakikimaritis din tayo. Pero sa maayos lang ha, na pagmamaritis. Ayun po, nakikinig ako kung magkano yung mga presyo nila. Tinatanong ko si Tumer kung magkano ba bili mo dito sa kanila, ganito, ganito. Yun, halimbawa po dito sa, ano ko na lang po dito sa, ito sa Pride. Magkano ba ang bili mo dun sa kanila sa Pride? Tapos sasabihin nila, ganon, 60 daw ang isang dosina. Ay, sabi ko, paras din pala dito sa akin, 60 din, ganon. Yan ang ginagawa ko guys, nagtatanong po ako para kung kaya naman ang presyo ko, yun, hinahabol ko yung presyo nila. Kaya minsan, pag nagpa-pricing ako, depende po sa puhunan, minsan pumapatong po ako ng 10% pababa po, yun. 10% pababa po ako magpresyo. Hindi na po ako nagtataas. Pero pag nagre-retail po ako, minsan umaabot po ng 15% pag retail. Kaya kaminsan po papatong ako ng ganito, halimbawa ganito. Itong Angel, ang binta ko, ang pag-retail ko po dito ay 36 ang retail ko dito. Dito tapos ang bili ko naman dito, ang puhunan ko ay bali 32. Oh, bali 4 na piraso lang po ang ano ko, guys. 4 na piso. 4 na piso lang po ang pinapatong ko sa isang piraso. Ganun lang po ako diyan, guys, ganun lang po kami magpresyo. Minsan kwini-kwinta ko din po ang halaga ng isang karton. Halimbawa sa isang karton, pinapatungan ko lang po yan ng 70 pesos o kaya 80 pesos. Depende po sa bigat ng karton. Agayan ito guys.
Itong cyst o na to, guys. Itong cyst o na to, binili ko ito dito lang sa amin sa Lawang. Bale, ang puhunan ko po dito ay 95. Ibibinta ko siya ng 100. Okay lang po, guys, na ang bintahan ko dito ay 100. Bale, 5 piso lang po ang pinatong ko. At least, wala naman po akong pagod. Bale, waray akapagalan sa biyahe. Kasi nga, gin-deliver man nga ni Saam sa tindahan na mo. Ito, guys, di ba? Pag wara kapagalan sa pagbiyahe, waray puhunan sa pagbiyahe, okay lang yun na hindi masyado magtaas ng presyo. Kaysa naman sa matingga yung paninda mo, tapos lilipas-lipasan lang ni tumor. Kaya kahit maliit lang ang tubo, guys, pag fast moving siya, okay na rin siya. Lalaki na rin ang kita ng tindahan natin. Adita, guys. Kasi, guys, sa pagtitinda po kasi, hindi naman kasi lagi natin susundin yung mga sinasabi nilang 10%, yung 20%, o kaya 15%. Hindi po yan batayan na lagi natin, kailangan natin susundin yun. Kasi nga, ano nga, kailangan malaking tinutubo natin. Hindi yun. Kasi ang pinagbabasihan natin dito, kung fast moving ba, kung marami kang customer. Kasi kung napapaubos mo naman sa isang araw, malaking paninda, halimbawa, sa isang araw, nakakapaubos ka ng isang carton na kape. Sa isang araw, makakaubos ka ng isang sakong asukal. Sa ganun, halimbawa ako, kung tutuusin, guys, sa ang isang sakong asukal sa akin, nakakapaubos ako ng tatlong araw isang sakong asukal. Kasi nga, yung asukal ko ay 75 lang ang kilo. Bali, pinapantayan ko lang po dito yung mga katabi ko na nagtitinda. Yung guys, ang sekreto ko. Bali, yung isang sakong asukal, magkano lang po ang tinutubo ko dyan. Sabihin na natin, ano, asa na yung, ito po, ang isang sakong asukal po, ang bili ko po sa isang sakong asukal ay 3,265, ganon. 3,265, ang isang kilo naman po niyan ay 75 times 50, o, 3,750, minus 3,265, ayan po, 485 po ang tubo ko sa asukal. Yung 485 na po yan, hindi pa po yan tubo, kasi babawasan po natin ng plastic. Halimbawa, yung plastic ay 30 pesos. Kaya 455, hindi na po masama yung 455 sa loob ng tatlong araw. Ayan po, guys. Kasi hindi lang naman po asukal ang paninda natin. Ayan po, may ano din po ako, may giniling na bigas. Tapos itong mga kahit paano, itong mga kapi-kapi, mabinta din po 'yan. Kung tutuusin po, guys, ang patong ko dito sa mga kapi-kapi na yan, sa isang tay po, ang isang patong ko po dyan ay 4 pesos lang po. Ayan po, guys, 4 pesos. Pero, yung customer ko, pag bumili sa akin, kinukumpleto po yan nila. Isang tay na kapi na Nescafe, isang tay na Blanca, ganun-ganun. Kahit papano, pag nakabili sila ng 10 tay na tagpo 4 pesos ang patong, o di may 40 pesos na ako. Ayan, guys. Diyan po ang inaano pag ginagawang ko talaga yan ng minsan sinusulat ko yan kung magkano talaga ang kikitain ko. Minsan nagtry na po ako na yung customer bumili sa akin ng halagang 5,000. Tinutal ko yung lahat, tapos pati yung puhunan, tapos pati yung tubo. Hindi naman masama, guys, ang kinita natin dun sa isang customer. Kaya yun, pag ganyan na pira-piraso, iba po ang presyo ko kaysa sa per dozen. Kasi pag per dozen kasi, kay ano naman yan, kay tumer na yan, siya naman ang magpipresyo sa customer nila. Kasi karamihan kasi sa mga customer ko dito ay nagsasari-sari store din. Kaya para kumita naman siya, hindi ko masyado tinutubuan ng malaki. Para naman, nakakahabol din siya sa presyo na, tapos makapag-presyo din siya ng maganda sa mga customer niya. Kasi nga, karamihan po dito sa mga customer ko,
nagsasari-sari store. Tapos ang sari-sari store nila ay sa barangay. Bali, nag-aano din po sila, na mamasahi din po sila papunta dito sa tindahan ko. O kaya naman, yung iba, nagagasolina sila kasi minsan nag-aano sila, may tricycle, ganun. Ayan guys, ganun lang pong discarding natin guys sa ating mga nagsasari-sari store dyan. Pag hindi po, ano, pag hindi po kailangan na taasan mo yung presyo, kailangan din po makinig tayo sa mga paligid natin na nagsasari-sari store para po makahabol tayo sa presyo nila. At saka para po makahabol tayo sa presyo nila, maghanap po tayo ng mga tindahan na mabibilhan natin na medyo kaya natin yung presyo, yung medyo makamura-mura man tayo para di naman tayo hindi naman natin si customer pahirapan sa mga presyo natin. Ayan guys. Di ba guys? Kasi ano lang po yun eh. Parang ano lang po siya. Hagdanan. Parang hagdanan sa tingin ko dyan. Hagdanan guys. Ikaw ang sa pinakamataas. Dapat yung huhulugan mo ng paninda mo hindi naman masyado kamahalan. Para paghulog niya sa baba, hindi rin masyado mabigatan hanggang sa pababa. Kasi yung tutusin guys, ako, nagbabayad ako ng tax, tapos may buwis ako na pinapasildo. Kaya, kailangan talaga, ang sikreto ko lang kasi dito guys, yung pag wala na talaga, halimbawa, ang isang fast moving ko, ubos na, mantika kasi yun ang pinaka fast moving ko. Pag ubos ng mantika ko, kailangan talaga, bumili ako uli ng mantika. Ayoko na, pag wala na siya, hahayaan ko na lang, hindi. Kailangan talaga bumili kagad ako. Yung hindi mo dapat, hindi ka mawawala ng paninda. Kasi sayang yung binta. Yan guys, yun na lang ang discardin natin para kumita yung sari-sari store natin. At saka makapagpresyo tayo ng maganda sa kanila. Minsan nga guys, ako, dati kasi mantika, nag-wholesale ako. Pero nung ngayon na nag-aano si Mister na bibisi dun sa bahay kubo namin, hindi na ako nag-wholesale ngayon ng mantika. Kasi pag retail kasi, mas malaki ang tubo. Yun. Kaya inaano ko na lang yung mga customer ko na nag-wholesale sa akin dati. Sabi ko, kung gusto nyo ng wholesale, hindi ako makakapag-wholesale, retail pa rin ang presyo ko. Pero wala namang problema, bibigyan kita ng magandang presyo. Pero hindi nga lang kasing presyo ng wholesale ko dati. Kasi pag wholesale kasi guys, mababa talaga ang presyo. Pinapatungan ko lang yan ng 120 ang isang bali 120 ang pinapatong ko sa isang container. Pero pag retail, mas malaki ang kita. Ayan guys, hanggang sa muli guys. Maraming salamat.